sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, upapuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkakilala kay Hesukristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasugutan at ang katatagan sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo at tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa kanya makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may mga laking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuwaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya't ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Nawa sa inyo'y manan, salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha?
Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat, nakatungtong tayo ng Hunyo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal tayo ng Poong Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, baka nakakatulog na eh. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kaibigan, tanongin nyo, sabihin nyo, kaibigan, may K ka ba? Yan. Sapagkat ito ang tanong ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga nasa templo, ano ang karapatan mo na gumawa ng mga iyan? Sapagkat para sa mga punong saserdote, para sa mga eskriba, para sa mga naglilingkod sa simba, sa templo, kami lang ang may kay na gumawa niyan. Ano yung kay? Karapatan. Sabi niyo, karapatan. Yan. Kasi sila lang yung nasa templo. Kami lang lahat. Ang tawag niya sa English ay monopoly. Kami lang ang pwede mag-alay. Kami lang ang pwede magturo tungkol sa banalakasulatan. Kami lang ang may karapatan. Subalit pagdating ng Panginoong Jesus, mas maraming tao ang sumusunod kay Jesus. Mas maraming tao ang naniniwala kay Jesus. Mas maraming tao ang sumusunod kay Jesus kaysa sa kanila. Kaya tinanong nila si Jesus, ano ang karapatan mo para gawin ang mga ito? Subalit, hindi naman sa latahas ang sinagot ni Jesus. Binato rin sila ng isang tanong. Ano yung tanong na iyon? Kanino nang galing ang karapatan ni Juan Bautista para magbinyag? Sa Diyos o sa tao? Napaisip-isip din sila, no? Kung yun ay galing sa Diyos, sasabihin ni Jesus, bakit hindi kayo naniwala? Pag sinagot nila sa tao, sasabihin naman ng mga tao, magagalit ang mga tao sa kanila. No? Kasi yung kasi para sa kanila si Juan ay isang propeta. Kaya anong sinagot nila? Wala kaming alam. Sila ay nag-play safe, no? Sila na lang ay nagsagot, hindi namin alam kasi ayaw nila na maharap ang katotohanan. At ano yung katotohanan na iyon? Na ang totoong may karapatan, no, sa mga ginagawang kababalaghan at pangangaral ay walang iba kundi si Jesus. Yung kanilang pagiging punong pari, yung kanilang pagiging saserdote, yung pagiging lingkod nila sa templo, hindi sa kanila yan. Yan pa rin ay galing sa Diyos. At ano pinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Napakasimple lang. Lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Amen? Yung buhay ko galing sa Diyos. Amen? Yung aking katungkulan sa bayang ito, galing sa Diyos yan. Amen? Yung mga inilalathala dito sa ating bansa, galing yan sa Diyos. Amen? Kaya nagkakagulo ang mundo. Bakit? Kasi pakiramdam ng tao, ako lang ang may alam, ako lang ang matalino, ako ang may karapatan yan. Subalit kung ating uusisaing maigi, hindi lahat yan ay galing sa iyong karunungan at katalinuhan. Bakit? Tao ako eh. Tao tayo. At ang talino at karunungan ng tao may hangganan. At kung minsan, ang talino at karunungan ng tao, kung minsan palpak. At kapag pumalpak ang karunungan at katalinuhan ng tao, maraming napapahamak. Kaya napakaganda ng paalaala ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Hindi yan si Iscariote ha. Si Judas Tadeo ito, yung kanyang sulat. Ano? Anong sabi sa ating unang pagbasa? Napakaganda. Sa unang mga pangungusap, anong sabi ni San Judas Tadeo? Mula sa sulat ni Apostol San Judas, lagi niyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol
ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng mga apostol ay hindi galing sa kanilang sarili. Sila ay pinili ng Panginoong Hesus mula sa karamihan at sila ay hinubog ng Panginoong Hesus, no? Sa loob ng 3 taon. At makatapos ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, pumanago ang Espiritu Santo, sila ay sinugo upang ipangaral, no, ang mga salita ng Diyos. Pinahayag nila ang mga aral ni Hesus at sila ay gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kaya pinapaalalahanan dito ni San Judas, makinig kayo sa mga sa mga sinugo ng Panginoong Hesus. Makinig kayo sa mga apostol ng Panginoon. Bakit? Pinapaalalahanan ni San Judas ang kanyang mga komunidad. Baka kasi kayo ay makapakinig sa mga huwad na apostol. Baka kayo ay makapakinig sa mga huwad na tagapangaral na hindi naman isinugo ng Panginoong Hesus. At yan ang magandang paalaala sa atin. Makinig tayo doon sa tunay na mga sinugo ng Panginoong Hesus. Hindi yung mga sinugo na sinasabing sila ay sinugo, subalit ang katotohanan, sila ay mga fake. Amen? Amen? At yan ang sinasabi sa ating mabuting balita. Lahat ng karapatan at kapangyarihan ay tanging kay Hesus lamang. Kaya nga, kung si Hesus ang may karapatan, kung si Hesus ang may kapangyarihan, kanina tayo makikinig? Hoy! Kanina tayo makikinig? Kay tulog na. O kanina tayo makikinig? Kay Hesus. Kaya nga sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa, yan ang ating dadaling sa ating mga puso. No? Na pagkatapos ng banal na misang ito, pagkatapos ng ating pagdedebosyon sa mahal na pong Hesus Nazareno, lagi kong tatandaan sa puso ko't puso natin, makinig lagi kay Hesus. Sapagkat sa lahat ng kapangyarihan, karapatan, ay laging lasa sa Kanya. Nakikibahagi lang tayo. Nakikishare lang. Kaya wag kong itataas ang sarili. Hoy, ako ang pinili. No. It's only Jesus. Nothing but Jesus, but only Jesus. Kaya makinig tayo palagi kay Hesus. At yan naman ang tinuro ng ating santo ngayon, si San Justino. No? Isa siyang apologetic. Isa siyang philosopher. No? Subalit, itong si San Justino, ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya kay Hesus kahit sa huli-huli ang sandali. Sapagkat maliwanag kay San Justino, ang lahat ng karapatan at kapangyarihan ay kay Hesus. Nothing more, nothing less. Na kapag tayo sumuway kay Hesus, sumusuway tayo sa Diyos Ama. Na kapag tayo sumuway kay Hesus, sumusuway tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Alam ko, we are in struggle, no? Sapagkat sa panahon natin ngayon, ang dami nagsusulputan. Nasa sa kanila ang kapangyarihan. Nasa sa kanila ang karapatan. Kaya tayo ay dumudlay na nanalangin sa mahal na Birheng Maria. Ngayon ay unang Sabado sa buwan ng Hunyo. Tayo ay nagdarasal sa mahal na Birheng Maria na siya bilang ating ina ay tayo ay ituro sa tamang mga tagapangaral ng mabuting balita. Na ang ating mahal na ina, samahan tayo palagi kay Hesus. Sapagkat si Hesus, ang lahat ng karapatan at kapangyarihan ay laging nasa sa Kanya. Amen? Palakpakan natin Panginoon sa umagang ito. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng usap si Kristo sa atin ng may salitang walang hanggang kapangyarihan at gawaing nakapagpapagaling sa pamamagitan niya, may pananalig tayong manalangin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan
Naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, sumaaming nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yung mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masamang espiritu sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Ama, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay, sa'yo, Panginoon, ang tinapay at dala na iyong kaloob upang humitayin ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Dalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kadugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa namang helang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di kumabot karunuan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang mailinim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit iyon na itong batid. Sa'yo anuman isip ko'y dinigid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka, akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad, dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Magibayong ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kalomo na aming tinanggap
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkurang bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinuluwalhati pa na amin.